Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid. So for today's video po, tayo na naman po ay magbibigay ng isang reaction video mula po kay Sa Iyong Araw. Ang title po nito ay Nakakatakot na Life and Death na Babala ng Biblia sa Mga Tumamba sa Kanya. So ang ating pong papakinggan ay galing ulit kay Sa Iyong Araw. So ano pang hinihintay natin? Wala naman tayong hinihintay na, kaya simulan na natin to. Let's go! Play na natin. Pahayag 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiabid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, sa pagkakataon ito ating pag-uusapan ang patungkol sa pag-worship o pagsamba kay Mary o kay Maria at ano ang nagbabadya na kaparusahan sa mga taong sumasamba kay Maria. Isa itong nakakakilabot ang life and death na sitwasyon dahil kailangan itong malaman, kaibigan. So disclaimer lang po mga kapatid, hindi po natin pinapatotohanan at pinapasinungalingan ang video ito. Tayo po ay magre-reaction video lang po. Huwag po kayo magalit sa akin sapagkat ako po ay nagre-reaction video lang. Nasa inyo na po yan kung paniniwalaan ninyo o hindi. Kung nakasulat po sa Biblia, paniwalaan po natin dahil yan po ang guide ng ating mga buhay bilang isang Kristiyano. So tuloy na natin ulit. Nga pala mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sa Iyong Araw, isubscribe nyo na rin siya sa kanyang YouTube channel at ipollow nyo siya sa kanyang Facebook page. Kung ating makikita mga kaibigan, simula pa nung una sa Lumang Tipan, sa libro mga kaibigan ni Jeremias, ito ang tinatawag na Jeremiah's Prophecy. Sa propesya mga kaibigan ni Jeremiah sa chapter 7, ating mababasa dito, ang mga anak mga kaibigan ni Judah ay sila mga kaibigan ay nag-iimpok ng mga kahoy upang ito ay kanilang sisindihan. At ang mga babae mga kaibigan ay gumagawa ng mga cakes o tinapay para sa Queen of Heaven. Queen of Heaven, sino ba tong Queen of Heaven na to? Ngayon, panoorin natin para makilala natin kung sino nga ba yung tinutukoy na Queen of Heaven. Oo mga kaibigan, ito ang Diyos-Diyosan ng mga pagano. So, Diyos-Diyosan pala ito ng mga pagano, yung tinatawag nilang Queen of Heaven. Na ginagawa ng mga anak ng Diyos, ang mga anak ng tribu ng Juda sa So, dito palang malalaman na natin talaga na ang Israel talaga ay matitigas ang mga ulo. Kasi dito, sumamba sila sa Queen of Heaven. Mga anak ni Judah to. Yung tinutukoy dito. 44 mga kaibigan na chapter ng Jeremiah. Makikita natin dito ang pagan idolatry na inaddress na naman mga kaibigan ni Jeremiah. Sa verse 17, makikita natin dito mga kaibigan. Sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunog kami ng handog sa arena ng kalangitan. Mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami, at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Oo mga kaibigan, ang kanilang pinupuri ay hindi ang ating Panginoong Diyos, kundi ang reyna ng kalangitan. So sa Old Testament pa lang, talagang kahit anong sabi ng Diyos sa mga taga-Israel, talagang tumitiwalag sila at sumasamba talaga sila sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya paulit-ulit sa Biblia na sinabi ng Diyos na bukod sa akin, wala ng ibang Diyos. Yun po yung sinasabi ng mga Diyos-Diyosan. Kaya paulit-ulit po sinasabi ng Panginoon na wag sumamba maliban sa Kanya sapagkat siya ay mapaniboguhin. So tuloy natin. Itan o Queen of Heaven sa English. At kung ating makita mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano na binabanggit mga kaibigan sa propesya ng Jeremiah ay tinatawag siyang Queen of Heaven. At kung ating makikita mga kaibigan, nagkaroon ng judgment sa mga tao mga kaibigan na pumupuri sa Queen of Heaven. Ang nangyari mga kaibigan ay namatay ang lahat ng mga tao
na sumamba sa Queen of Heaven. So nakakatakot pala ito. Kasi lahat ng sumamba sa Queen of Heaven, eh namatay. Anong kamatayan ba? Dalawa kasi, pwedeng spiritual death or physical death. So pakinggan natin ulit. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa talaan ng ating history, ang Queen of Heaven, mga kaibigan, o Reyna ng Langit, ay nagkaroon ng iba't ibang mga pangalan hanggang sa kapanahonan natin ngayon, na kung saan ito ay naipasok sa loob, mga kaibigan, ng Apostate Christianity sa loob ng Roman Catholic Church. Yun lang ang nakakatakot kung ito'y totoo, kasi nakapasok sa loob ng Roman Catholic. Disclaimer lang po ulit, hindi ko po ito pinatotohanan at pinasisinungalingan. Ito po ay isang reaction video lang po. Eh, kayo na po ang bahalang humusga kaysa iyong araw. Sapagkat siya po ang content creator nito. Siya yung gumawa ng video na to. Ako ay reaction video lang po. Inaddress, mga kaibigan, ang issue na ito sa bagong tipan. Sa pamagitan, mga kaibigan, sa sulat ni Pablo, ito ay mababasa natin, mga kaibigan, sa 1 Timothy 1 verse 3. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagumpiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmula sa pusong dalisay, malinis na budhi, at tapat na pananampalataya. So ito talaga yung pinakakailangan natin bilang isang tao, yung pag-ibig sa kapwa. Kasi sinabi ng Panginoon, di ba, pinakamahalagang utos, yung mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong isip at buong mong pagkatao. At gayon din naman ang iyong kapwa, mahalin mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Oo, mga kaibigan, ito ang binabanggit ni Pablo kay Timoteo na isang babala, mga kaibigan, na ayaw ng Panginoon na paniwalaan ng tao ang anumang mga doktrina at mitolohiya na nanggaling sa kultura at turo ng tao at hindi ayon sa turo ng banal na kasulatan, ang turo ng Diyos. Kaya naman, mga kaibigan, binabanggit dito ni Apostol Pablo na kailangan nating i-address kung ano, mga kaibigan, ang doktrina ng katotohanan at ang doktrina ng kamalian at kalikuan. Dahil ito, sa sobrang dami ba naman ng sekta ngayon at sobrang dami na ng paniniwala ng tao, napakahirap ng tukuin ngayon kung sino nga ba talaga yung totoong nagtuturo ng doctrine. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia at magkaroon ka ng discernment o pag-unawa sa salita ng Diyos, mauunawaan mo talaga sa sarili mo kung sino nga ba yung nagsasabi ng katotohanan. Dahil nasa Biblia ang katotohanan, wala naman sa tao. Ang tunay na pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa, ang pagpapakita ng katotohanan. Kaya naman, mga kaibigan, aking ginawa ang content na ito dahil mahal ko kayo at nais kong sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan na ito. At alam nyo ba, mga kaibigan, ng Old Goddess, ng Queen of Heaven, ng mga pagano, ay ito, mga kaibigan, ay naipasa sa loob ng Iglesia ng Roman Catholic Church. At disclaimer lang po, baka marami pong mga Katolik na nakakanood nito, ito po ay reaction video lang po. Bahala na po kayong humusga kaysa iyong araw kung ano po yung kanyang sinasabi. Kayo na rin po yung mag-research o magbasa ng Biblia kung ano nga po talaga ang sinasabi patungkol dito. Play natin ulit. Naging si Maria na sinasamba ng karamihan. Dahil ito, mga kaibigan, ang kasalanan gustong ipasa ni Satanas sa mga tao. Nais niya kasi na sambahin din natin ang ating kapwa-tao na katulad ni Satanas na nais niyang ipasamba ang kanyang sarili. Na ito, mga kaibigan, ang naging hudyat na siya ay napalaya sa langit dahil hindi niya sinunod ang unang commandment, ang unang utos sa langit, ang huwag magkaroon ng Diyos maliban sa ating Panginoong Diyos. At ito, mga kaibigan, ay ipinasa niya sa mga tao ngayon. Binulag niya ang ating mga mata at hindi niya ipinakita ang katotohanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na katulad ng Reyna ng Langit at ngayon ay tinatawag na Maria or Mary or Mama Mary.
ang pagsamba makaibigan kay Maria. So yung sinasabi naman ng ibang mga Catholic, si Mary naman daw ay hindi nila sinasamba. Ito ay binibigyan lang nila ng paggalang. At paggalang lang kasi siya yung naging ina ng Panginoong Hesus bilang tao. So yun yung sabi ng iba. Pero sinabi sa Bible, huwag talaga luluhod sa mga Diyos-Diyosan. Kasi ayaw ng Diyos yun eh. Gusto niya siya lang yung sambahin at purihin dahil ang Diyos ay mapanibuguhin. Okay, Mama Mary na tinatawag nila ay nagsimula noong 5th century. Ito ay namayani hanggang 18th century kung ating makikita mga kaibigan sa libro ng The Glories of Mary na isinulat ni St. Alphonsus de Liguori na orihinal mga kaibigan na naisulat noong 1745 ay ito ang history mga kaibigan ng devotion sa pagsamba kay Maria. Noong 5th century mga kaibigan, marami mga kaibigan ang naging kopya na nilathala sa publiko. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay naikalat hanggang 18th century at binabanggit mga kaibigan ng Roman Catholic Church sa kanilang affirmation patungkol kay Mary na binabanggit nila mga kaibigan na si Mary at ang Diyos mga kaibigan ay pantay lamang. Kumbaga, pwede mong purihin mga kaibigan si Mary at sambahin na katulad ng Diyos. At ito ang ipinakakalat mga kaibigan ni Satanas na maling turo ang patungkol sa pag-worship mga kaibigan sa isang tao na ginagawa ni Satanas na kapantay ng God the Father, God the Son, at ng God the Holy Spirit. At atin itong mga kaibigan laliman na pag-usapan. Dahil kung ating babasahin mga kaibigan ang Biblia, wala kang mababasa dito na kailangan nating sambahin at purihin si Maria. Dahil maging mga kaibigan ang mga anghel sa banal na kasulatan na nagpapakita sa mga tao sa lumaman o bagong tipan. Kung sila mga kaibigan ay pinupuri ng mga taong nakakita sa mga anghel, ay sinasabi ng mga anghel na huwag silang sambahin dahil ang Diyos lamang ang kailangan nilang sambahin. Ito pa kayang tao mga kaibigan na katulad ni Maria na sinasabi mga kaibigan na siya daw ay kapantay ng Diyos? Ngunit ito mga kaibigan, sa Biblia, wala talagang sinabi na dapat sambahin si Mary. Pero meron sa Mateo, meron kang mababasa doon na siya ay pinagpala ng Diyos. Kasi sa kanya nga manggagaling, sa sinapupunan niya manggagaling ang pagkakatawan tao ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat na siyang sambahin. Kasi si Mary is tao lang din eh. Katulad lang din natin yan. Ang sinasabi ng doktrina ng Roman Catholic Church, dahil sila ay mas superior mga kaibigan sa Biblia at binabanggit nila mga kaibigan na lahat ng sinasabi ng Papa ay mas mataas pa sa salita na binabanggit mga kaibigan sa Biblia. Kaya naman ayaw nila mga kaibigan na ipabasa. Teka lang. Totoo ba itong sinasabi mo sa iyong araw? Parang napakabigat nun dahil parang kiniklaim mo na nun na mas mataas ka pa sa Diyos. Ang Biblia sa mga normal mga kaibigan na mamayan. Dahil tayong mga professional lang daw ang dapat bumasa nito. Ngunit binabanggit mga kaibigan sa Revelations 1 verse 3 na mapalad ang mga buwabasa ng banal na kasulatan. Kaya naman mapalad tayo mga kaibigan kung ating pag-aaralan ang patungkol sa banal na kasulatan. Ang unang doktrine na mga kaibigan kay Mary na tinatawag mga kaibigan, the doctrine of the Immaculate Conception. Karamihan ng mga tao ay hindi naiintindihan ang bagay na ito dahil karamihan mga kaibigan naniniwala sila na si Mary ay virgin. Ngunit hindi mga kaibigan virgin si Mary. Dahil kung ating mababasa ay may mga kapatid pa si Jesus Christ. Dahil nagkaroon mga kaibigan ng anak si Joseph at Mary ng ilan pang mga anak na kapatid din ni Jesus Christ. So yung sinasabing virgin siguro, virgin siya kasi sa ang Panginoong Hesukristo galing sa banal na espiritu. Pero hindi habang buhay niya natiling virgin si Mary kasi nagkaroon siya ng asawa at saka anak eh. So yung pagka-virgin niya, doon lang yun sa Panginoong Hesukristo. Kasi nagkaroon siya ng mga anak, si Santiago at si Juan, no, kapatid ni Kristo sa laman. Guys, at isa mga kaibigan sa kanya mga kapatid ay si Jude. Kaya kung ating makita mga kaibigan, hindi virgin si Mary. Pinabanggit mga kaibigan ni Pope Pius IX noong 1854, Mary was preserved by Immaculate Conception when conceived in her mother's body and was miraculously free from pollution of sin inherited from Adam. She was in soul and body, wholly sinless, stainless, undefiled, pure innocence.
Oo mga kaibigan, pinabanggit dito ng Papa na si Mary raw mga kaibigan ay walang kasalanan. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, sa Romans 3 verse 23-24, pinabanggit dito that for all have sinned and fall short of the glory of God. At kung ating mapapansin mga kaibigan, lahat ay nagkasala. Maging si Mary mga kaibigan ay makasalanan. Kaya hindi totoo mga kaibigan na si Mary ay walang kasalanan. Dahil ang tanging walang kasalanan mga kaibigan ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang walang kasalanan. 2 Corinthians 5 verse 21, He made Him who knew. Totoo yung sinasabi ni sa iyong araw. Agree ako dito na walang taong hindi makasalanan. Sabi nga sa, di ba, sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kaya nga bumaba ang Panginoong Jesucristo dito para tayo ay abutin at iligtas sa ating kaparusahan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. No sin to be seen on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. Makikita natin mga kaibigan na si Jesus Christ ay hindi nagkaroon ng kasalanan. Isa pang patunay na walang kasalanan si Jesus. Sa 1 John 3 verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Kaya mga kaibigan, kung ating makikita, si Maria mga kaibigan ay makasalanan dahil siya ay tao lamang. Isa pa mga kaibigan sa turo ng Roman Catholic Church ay ang doktrina mga kaibigan ng assumption ni Mary na si Mary raw mga kaibigan ay nasa langit na. Ito mga kaibigan ay ang aktwal na kanon ng Catholic theology noong 1950. Ito ay nangyari mga kaibigan noong November 1, 1950 noong si Pope Pius XII ay inofficial niya mga kaibigan na si Mary ay nandoon na sa langit. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, siya ay tao lang pero inofficial niya na si Mary ay nasa langit na. Nasaan ang kanyang karapatan? Tayo ay mga tao lang eh. Wala naman tayong karapatan na pangunahan ng Diyos. Bigyan sa banal na kasulatan, wala tayong makikita sa libro ng Biblia na si Mary ay nasa langit na. Ngunit ito mga kaibigan ay turo ng mga pagano patungkol sa Queen of Heaven. Kaya naman mga kaibigan, tinuturo ng Roman Catholic Church Queen of Heaven na si Mary. Pwede kung Queen of Heaven, kasi Queen of Heaven ibig sabihin reyna ng kalangitan. No, nasa langit talaga 'yon. Queen of Heaven eh. Ay Queen of Heaven. Hindi kaya parehas mga kaibigan ang pinabanggit mula sa roots mga kaibigan ng Papal Rome, ang Pagan Rome, dahil bago mga kaibigan naging Papal Rome ang Roma ay ito mga kaibigan ay paghahari ng pagano. At kung ating mapapansin mga kaibigan na mayani sa loob ng Roman Catholic Church ang pagsamba kay Maria at nauso mga kaibigan ang patungkol sa Hail Mary na siya daw mga kaibigan ang pang-apat na attribute na kasama ng Banal na Espiritu at kasama rin mga kaibigan sa Godhead. So ibig sabihin mga kaibigan, binabanggit ng Roman Catholic Church na may God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit at merong Mama Mary. Sang-ayon ka ba kaibigan patungkol sa pang-apat na persona ng Trinity? Hindi ba't binabanggit mga kaibigan ng Roman Catholic Church na Trinity ito? Bakit apat na ito? So ibig sabihin, hindi na to Trinity. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa view ng Roman Catholic Church, the Mother of God became the Queen of Heaven. Binabanggit mga kaibigan ni Ludwig O.T.T. sa page 211 sa kanyang Teohulia, Mary's right to reign as Queen of Heaven is a consequence of her divine motherhood. Oo mga kaibigan, binabanggit niya dito na si Mary raw ay Queen of Heaven. Hindi ba't ang Queen of Heaven ay isang paganong Diyos-Diyosan sa libro mga kaibigan ng Jeremias mula pa nung lumang tipan na kung saan ang mga tao na nag-worship sa Queen of Heaven ay pinarusahan ng ating Panginoon? At ngayon mga kaibigan, ang Queen of Heaven ay nagpalit ng kanyang pangalan na si Mama Mary, ang Divine Motherhood, na kung sino man mga kaibigan ang pupuri sa Divine Motherhood na si Mama Mary daw ay mapaparusahan ng ating Panginoong Diyos. At ito ang consequence na nakakatakot mga kaibigan na mangyayari sa huling kapanahunan. Dahil hindi pwede mga kaibigan na si Maria
ay maging Diyos. Hindi siya pwedeng maging parte ng Trinity dahil siya ay... Kahit anong gawin talaga natin at kahit balibalik tarin man natin yung Biblia, eh walang tinutukoy dito na si Mary ay dapat sambahin. Kasi hindi naman siya Diyos eh. Tao lang siya. Pansin nyo ba nung after ipako ang Panginoong Jesucristo at umakyat sa langit, eh wala nang kwento patungkol kay Mary. Di ba na naglaho? Ang pinaka-pinpoint na lang ng story ay about kay Jesus Christ na. Wala na kay Mary. Kasi tapos na yung ano niya, yung kumbaga sa ano, tapos na yung ano sa kanya, yung naging papel niya sa Bible. Kasi kung talagang si Mary ay dapat sambahin, after ni Jesus Christ ipako sa krus at umakit sa langit, eh dapat mababasa pa natin si Mary doon sa mga apostol. Eh wala naman na eh. Ang talagang ibinibida lang nila doon talaga sa mga sulat nila eh Jesus Christ at ang Diyos Ama. Yun na lang. Tsaka Holy Spirit. Yun na lang ang mababasa natin. Kasi si Mary ay ginawa lang, parang ginamit ng Diyos para isilang ang Panginoong Jesucristo. So yun yung katotohanan talaga. At si Mary ay hindi dapat sambahin, kundi siya ay dapat lang siyang pasalamatan. Parang kagaya sa mga apostol, pasalamatan. Kasi naging ano sila, parte sila ng paghahari ng Diyos. So tuloy natin ulit. Ay tao lamang at wala itong mga kaibigan sa banal na kasulatan. At binabanggit mga kaibigan ni De Liguori sa kanyang sulat mga kaibigan sa page 159, "We may be afraid to go to God because it is His infinite majesty we have offended. Mary has nothing in her to terrify us." Parang binabanggit nila dito mga kaibigan, huwag tayong lumapit sa Diyos, ngunit tayo ay lumapit kay Mary. Sapagkat si Mary ay harmless, compassionate, at tender. At ang ating Diyos ay stricto. Ganon din kay Jesus Christ. Siya ay harsh, siya ay indifferent, siya ay stricto. Mga kaibigan, ito ay sistema ni Satanas upang iwala ang mga tao sa pag-worship directly sa ating Panginoong Diyos. Ginagamit ni Satanas ang isang tao sa pamagitan mga kaibigan ng medium ng reyna ng langit na si Mary upang sa ganun iwala ang ating atensyon sa totoong ugali ng ating Panginoong Jesus. At para bagang sinasabi mga kaibigan nila na huwag nating i-worship ang ating Panginoon, kundi i-worship lang natin si Mary. Pahayag 21 verse 8, "Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklap-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagliningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Oo mga kaibigan, napakalinaw na binabanggit dito mga kaibigan, ang mga taong nagsasamba sa Diyos-Diyosan ay mamamatay sa ikalawang kamatayan sa impyerno mga kaibigan na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang consequence ng mga tao na sumasamba kay Maria dahil hindi siya Diyos mga kaibigan. Ito ay Diyos-Diyosan. Siya ang reyna ng langit na Diyos ng mga pagano. At kahit na mga kaibigan, pinabanggit nila na si Mary ay hindi ang reyna ng langit, ay siya pa rin mga kaibigan ay isang tao na hindi karapat dapat masambahin ng isang tao. Lalong higit, ito ay Diyos-Diyosan. Mga kaibigan, tayo ay mamulat sa katotohanan upang sa ganun, tayo ay hindi mapiligro kasama ni Satanas sa dagat-dagat ng apoy. Dahil iniibig ka ng Panginoon, nais ka niya na makasama sa langit na bayan. Gusto niya ipakita sa iyo na siya ay sobrang mapagmahal, na siya ay sobrang umiibig sa iyo, na siya ay nagpakita ng kababaang loob upang sa ganun makamit niya lamang ang matamis mong oo na makapiling siya sa panghabang buhay na kagalakan sa langit na bayan. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunod. Talagang ang Panginoong Jesus, siya lang dapat talaga sambahin at purihin. Wala naman ng iba eh. Kasi si Mary ay tao nga lang, no? Paulit-ulit tayo dito eh. So yung iba, hindi naman kasi masyado nagbabasa ng Biblia at hindi naman ganong inuunawa yung Biblia. Sapat na kasi sa kanila na naniniwala sila sa Diyos at
nagpapasalamat sa pagpapalang pinagkakaloob sa kanila. So ito lang mga kapatid ang ating reaction video. Naway may nabuksan ng mga isip at nagkaroon ng pangunawa sa salita ng Diyos. So God bless po sa atin lahat. Paalam!